Bago natin umpisan ang ating kwento, ay shoutout muna kina Dils TV, Rosalyn Rodrigo, Mia Taruk, at syempre sa kumpare ko na si Glenn Speaks TV na isa ring narrator dito sa YouTube. Subscribe din natin siya, mga katalambuhay. At kung gusto din ninyo magpa-shoutout, comment lang kayo sa video. Maraming salamat po. Nang pagkasilay ni Maria kay Ivan, ay walang pagdadalawang isip niya itong niyakap ng mahigpit. Napatingin naman ang mga tao sa paligid at kita sa kanilang mukha na kinikilig. Nang napagtanto ni Ivan na ang lahat ay nakatitig sa kanila, ay nagsalita naman ito at nagsabing, "Ma'am, pakibilisan mo naman po yung swipe yung card ko." At sabay nagwika kay Maria na, Naku Maria, bumitaw ka nga. Sobrang excited mo naman. Darating din tayo dyan mamaya." Sabay kindat sa maluwaluhang dalaga. Bumitaw na nga ang dalaga sa pagkakayapos nito ng mahigpit. Sabay tapik sa balikat ni Ivan ng malakas at nagsabi ng, "Bakit ngayon ka lang bumalik, lalaki? Alam mo bang sobrang tagal kong naghintay sa'yo, ha? Palibasa kasi, hindi mo ako iniisip eh." Kaagad namang tumugon si Ivan, "Masyadong mahabang istorya, Maria. Pero siya si gitara na. At pag-usapan natin mamaya yan. Nagugutom ka ba? Tara, kain muna tayo." Napangiti naman ang dalaga at sabay tumango. At nang akma na silang maglakad, ay hinawakan niya ang bisig ni Ivan at isinandal ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Dumating na nga sila sa kainan at mabilis namang nag-order si Ivan para sa kanilang dalawa. Mahalatang nagugutom na ito dahil sa nagmamadali itong pumunta sa mga waiter upang makapag-order. Samantalang, maigi namang nagmamasid si Maria sa kanya at napagtanto nitong sobrang laki na ng pinagbago ng binata. Naalala niya noong college days ay medyo patpatin pang katawan nito at hindi kagandahan ang kanyang mga gamit. Ngunit salungat na ito ngayon sa pangkasalukuyan at kitang-kita na ang malaki nitong pagkakaiba. Dagdag pa ni Maria na kuminis ang balat ni Ivan at halatang maganda ang trabaho nito. Nang mapansin ng binata ang ginagawa ng dalaga, ay dali-dali naman itong nagsalita sabay sabing, "Ito talaga si Maria, oh. Itigil mo na nga yan. Nalulusaw ko sa kakatingin mo eh." Napangiti naman si Maria at nagsabi ng, "Di ka pa rin pala nagbabago, Ivan, no? Mayain ka pa din at hindi pa rin nagbabago ang ugali mo simula noon." Dagdag pa nito, "Maaring katayuan mo lang sa buhay ang nagbago pero ang pagkatao mo ay nanatiling yung Ivan na nakilala ko nung college pa lang tayo." Umupo si Ivan ng marahan pagkatapos ng mga ginagawa at nagtanong kay Maria ng, "Kumusta ka na pala, Maria? Namiss kita, alam mo ba yun? Alam mo ba na sobrang tagal ko na sanang gustong uwi dito sa atin para hanapin ka. Pero sadyang marami lang talaga akong pinagkakaabalahan doon sa Manila." Sa mga oras na iyon, ay napagtanto ni Maria na sa Manila pala ito nagtatrabaho. At syempre, kinilig naman ang dalaga at tumugon ng, "Ako? Ito, okay lang. Lalo na ngayon at nandito ka na. Sobrang namiss din naman kita kung alam mo lang. At sa bawat araw-araw na dumaan ay alam mo ba, na unti-unti na akong nawala ng pag-asang makita ka. Dahil akala ko, hindi mo na ako babalikan. At maraming salamat at tinupad mo ang iyong mga pangako." Walang ano-ano, ay dumating na nga ang kanilang pagkain. At dali-dali namang nag-aya si Ivan na kumain na sila. Habang kumakain ang dalawa,
ay napag-usapan nila ang mga kaganapan sa kanilang buhay at doon din nalaman ni Ivan na si Maria na pala ang nagpapatakbo ng negosyo nila. Masaya ang kanilang kwentuhan at hindi nga nila namamalayan na malalim na ang gabi. Saktunayan pa nga nito ay nabusuhan na sila ng isang staff doon sa kanilang kinakainan na malapit na silang magsarado. Natawa naman ang dalawa dahil hindi nalubos sa kalain na halos 6 na oras na pala silang nakaupo doon. Animoy pakiramdam nila na kakaupo pa lang nila sa nasabing lugar. Wala pang balak umuwi ang dalawa at napagkasunduan nila na maghanap sila ng isang lugar na pwede nilang tambayan para maipagpatuloy ang kanilang antalang pag-usap. Maswerte naman ang dalawa at maganda ang panahon, kaya't napagpasyahan nila na sa plaza na lang pumunta. Yun nga ang nangyari. At pinagpatuloy na ni Ivan at Maria ang kanilang naantalang pag-usap. Hanggang sa inabot na sila ng 3:00 ng madaling araw. Maya-maya pa ay nagkasundo ang dalawa na uwi na sapagkat ramdam na nila ang lamig sa paligid at baka ay magkasipon pa sila. Nagpaalam ang dalawa sa isa't isa dahil napagtanto nila na sobrang lalim na pala ng gabi. Bago sila maghiwalay ay nanghingi ng contact number at Facebook name ni Maria si Ivan. Napangiti naman ang dalaga at sumariwa sa kanyang isipan ang nangyari noong college days at nagsabing, "Totoo nga talaga naman ang buhay ay bilog, Ivan. Naalala mo ba noon na ako ang unang humingi ng contact number mo at Facebook name? Subalit, bigo ka itong ibigay sa kadahilan ng wala kang cellphone?" At nagtawa na ng dalawa. Maya-maya ay nagpaalam na nga ang isa't isa at niyakap ni Ivan si Maria sabay hinalikan sa kanyang noo. Nang makauwi na si Maria ay naalala niya si Itzel. At tulad ng inasahan ay sobrang dami ng texts, missed calls at chat siyang natanggap. Hindi na niya ito nireplyan sapagkat masyado nang malalim ang gabi. At bukas lang nito ipapaalam ang nangyari sa best friend. Walang ano-ano ay nagchat si Ivan sa kanya at nagtanong kung safe ba itong nakauwi. Nagreply naman ito ng oo. At nagpasalamat sa oras na inilaan ni Ivan at sabay goodnight. Kinabukasan, maagang nagising pa din si Maria kahit medyo puyat ito. At agad-agad naman itong minessage si Itzel na ayos lang siya. At inilahad nga nito na dumating ang kanyang matagal nang hinihintay. At swerteng nagkita silang dalawa kahapon. Nang nabasa ito ng binata, ay nalungkot ito at nakaramdam ng sakit sa kanyang puso. Mula noon ay hindi na ito nagparamdam. Sa kabilang dako naman, ay araw-araw nagkikita sina Ivan at Maria at lagi din itong pumupunta sa kanilang opisina upang bisitahin ang dalaga. Isang gabi, ay niyaya ni Ivan si Maria sa isang date. Tuwang-tuwa naman ang dalaga, syempre, dahil si Ivan ang nag-aya at makakasama niya. Todo paganda at nagbihis ng magarang damit si Maria para magmukhang maganda sa kanilang napag-usapang lakad. Natapos na nga ang mga beauty rituals ni Maria. Alam ba ninyo na pagka ang babae ang may lakad ay sobrang dami ng preparation. Hindi tulad naming mga lalaki na konting gel lang at hilamos ay pwede na. Balik tayo sa kwento. Pagkadating ng dalaga sa napag-usapang lugar at venue, ay gulat na gulat ito sa kadahilan ng
Pagkapasok nito, ay bumungad sa kanya ang red carpet na punong-puno ng mga mapupulang rosas na bulaklak ang daan. Nasipat din niya na ang swimming pool ay namumula din dahil sa mga rosas. Dagdag pa ng dalaga na may mga nakatayong kalalakihan sa gilid ng carpet na sobrang formal ang suot. At nang inikot pa niya ang kanyang mga mata, ay nakita niya si Ivan sa unahan na nakatayo habang ito ay nakangiti. Ang gwapo ni Ivan sa gabing iyon, bagong gupit, nakalong sleeve na puti, at nakasuot ng makintab na sapatos. Animoy, parang ikakasal na sila sa mga oras na iyon. Nakita din Maria sa kabilang banda na may tumutugtog ng romantic song na gamit ang violin, at ito ay nakapwesto sa gilid ng kanilang lamesa. Marahang naglakad si Ivan at inabot ang kanyang kamay sabay wikang, "Shall we, my princess? Lalo kang gumaganda, Maria, sa suot mo at bagay na bagay ito sa iyo." Walang naisagot ang dalaga, kung hindi tanging pagngiti lang naman kay Ivan. At akala niya na ang lahat ng ganitong mga pangyayari ay sa panaginip lang nagaganap. Kumain na nga silang dalawa at masayang nag-uusap ang mga ito, habang panay ulit-kulitan at kwentuhan sa mga bagay na nangyari noong mga panahong hindi sila nagkakausap at nagkalayo. Lumipas ang mga oras na wala silang ginagawa kundi ang tumawa, na animoy walang iniisip na mga problema sa buhay. Hanggang sa dumating na nga ang punto na biglang nagseryoso si Ivan at nagtanong kay Maria na, "Maria, pwede ba kitang maging girlfriend? Kasi matagal na kitang gusto simula pa nung college pa lang tayo." Halata ang ngiti ni Maria na abot sa tenga at pabirong nagwika ng, "Ako na nga sana ang magtatapat sa iyo at sasabihin sa iyo kung pwede ba kitang maging boyfriend kasi ang tagal mo." Nang narinig ni Ivan ang tugon ng dalaga, ay mabilis itong tumayo at nagtatatalon na parang isang bata. Tuwang-tuwa naman si Maria nang makita ang reaksyon ng binata at nagsabing, "Hoy, umupo nga dito, Ivan. Mamaya mahulog ka pa dyan sa pool eh. Alam mo naman na ayaw na ayaw kong mahulog ka sa iba kundi sa akin lang." Sabay peace sign sa kanyang ulo. Umalakhak si Ivan sa kakatawa at tumugon itong, "Aba Maria, umuhugot ka pa ah." "Ay teka nga, sandali lang, dapat hindi na Maria ang tawag ko sa'yo eh. Pwede bang mahal na lang?" Tumango naman ang dalaga at nagwikang, "Opo, mahal. Sobrang mahal ngayon ng bigas." Sabay tawa. Sa mga oras ding iyon, ay pinagtapat na din ni Ivan na isa din siyang may-ari ng isang malaking construction company sa Manila at binabalak na nitong umuwi sa kanilang lugar. Yun ay kung maaabutan pa niyang single si Maria at maging girlfriend siyempre. Paglalahad nito. Napagdesisyonan din ng dalawa na ipagsabi ang kanilang relasyon sa mga magulang nito upang maging formal ang lahat at makuha nila ang desisyon ng kanyang mga magulang. Kinabukasan ay nagkasundo ang dalawa na ipagtapat ito sa kanila at maghanda ng kaunting kainan. Si Maria na ang nagprepare ng lahat upang kinagabihan na ito magpakita sa kanyang mga magulang. Nagtataka naman ang mga magulang ni Maria kung bakit may handaan sa kanilang bahay at maraming taong dumalo. Kalimitan pala sa mga dumalo katalambuhay ay mga classmate namin noong college at mga close friends.
Dahil sa pagtataka ng magulang ni Maria, ay tinanong nila ito at nagsabi ng, "Anak, ano bang okasyon at, teka, may gaganapin bang piging mamayang gabi?" Ngumiti naman si Maria at nagwika ng, "Sikreto po ito, ma, pa. Hayaan ninyo, mamayang gabi ay malalaman din naman ninyo ang rason sa likod ng mga ito." Tumango lang naman ang magulang ni Maria at dagdag pa nito na dapat silang magbihis ng maayos sa kadahilan ng sila ang pinaka-importanting tao mamaya. Wala na ngang nagawa ang mag-asawa at sinunod na lang ang mga sinabi ng kanilang unika-iha. Kinagabihan, ay dumating na nga ang pinakahihintay na lang lahat. At tulad ng inasahan, ay hindi nga binigo ni Ivan ang dalaga at dumating ito sa takdang oras. Nagmano naman ang binata sa mga magulang ng Maria at nagwika ng, "Magandang gabi po, ma'am at sir." Nagtaka naman ang mga ito at nagwika ng, "Magandang gabi din naman sa iyo, iho." At halata sa mga mukha nito ang pagtataka. Ako nga pala si Ivan, ang kasintahan ni Maria. Gusto ko po sanang hingin ang inyong suporta para sa aming dalawa." Gulat na gulat ang mag-asawa, pero sa kabila ng lahat, ay tuwang-tuwa naman ang mga ito at sa wakas ay mayroon ng boyfriend ang kanilang anak. Nagtanong ang mama ni Maria sa kanyang anak at nagwika ng, "Maria, siya na ba yung tinutukoy mo na hinihintay mo? Aba, magaling kang pumili ah." Sabay tawanan nilang apat. Inilahad na din ni Maria kung ano ang trabaho ni Ivan at mga plano nila sa kanilang buhay. Mariing nakinig ang mga magulang ni Maria habang inilalahad ang mga ito. At nang natapos na silang magsalita, ay namugkahi naman ang mga magulang ni Maria. At kung gano'n naman ang kanilang plano, ay bakit hindi na lang sila magpakasal para naman may maging katuwang si Maria sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Nagulat naman si Maria at Ivan sa sinabi ng kanyang mga magulang at napangiti sa kanilang mga narinig. Sa gabi ding iyon, ay nagplano na nga ang magkasintahan kasama ang mga magulang ni Maria sa kanilang nalalapit na pag-iisang dibdib. Sinabi din ng magulang ni Maria na pagkatapos ng kasal ay dapat mag-aapo sila agad. Napalakak naman sila ng malakas kahit na nga ang mga bisita sa mga narinig nilang kataga mula sa mga magulang ni Maria. Pagkatapos nilang mag-usap, ayun na nga, party-party sa bahay nila. Walang ano-ano ay may lumapit kina Maria at Ivan at nag-congratulate. Napagtanto nila na si Sheila pala ito, ang matalik na kaibigan ni Maria noong college at halata din sa postura ng kaklase na maganda na din ang katayuan sa buhay nito. Maya-maya pa ay nagwika naman si Sheila ng, Ivan, tungkol pala sa mga nangyari dati at sa mga sinabi ko sa iyo noon na hindi kaya-aya, ay humihingi pala ako ng tawad kasi nga nagsiselos lang ako na wala ng oras sa akin si Maria eh. Nakakahiyaman ngunit napagtanto ko sa sarili ko na ang mga katagang sinabi ko sa iyo noon ay hindi kaya-aya. Ngumiti naman si Ivan sa baywikang, "Sus, Sheila, huwag mo nang isipin yon. Alam mo ba? At isa ngayon sa mga rason kung bakit ako nagpursigi sa buhay." At nagkamay ang dalawa. Naging masaya nga ang lahat sa gabing yon. Kinabukasan, matapos makuha ang bendisyon ng mga magulang ni Maria,
ay napagdesisyonan na nga nila ang eksaktong petsa at buwan kung saan sila magpapakasal. Sinabi na rin ng mga magulang ni Maria na doon na siya tumuloy pansamantala sa kanila noong nalaman nila na wala na pala itong mga magulang sa kanilang lugar. Sumang-ayon naman si Ivan nang walang pagdadalawang isip. At tuwang-tuwa ito sa mainit na pagtanggap ng mga ito sa kanya. Sobrang busy nila sa preparation ng kanilang kasal kasi nga gusto nila ito ay maging bongga. Sa kadahilan ng isang beses lang ito mangyayari sa buhay ng tao. Nang matapos na lahat ng preparasyon, ay panandali ang nagpaalam at bumalik si Ivan sa Manila upang ibenta ang kanyang kumpanya at mabilisan naman itong nakahanap ng buyer. Mabilis ang mga araw na dumaan at dumating na nga ang araw na matagal nilang hinihintay. Siyempre, invited sina Sheila at iba pang classmates nila. Gayun din ang best friend ni Maria na si Itzel. Pinaunlakan naman ni Itzel ang imbitasyon at umuwi ito sa Pilipinas. Naging matagumpay ang kanilang kasal at sobrang saya ng lahat. Sa hindi inaasahang pangyayari at dahil din sa kasal na yon, ay nahanap din ni Itzel ang babaeng magpapatibok muli ng kanyang puso at gusto niyang makasama sa kanyang buhay at yun ay walang iba kundi si Sheila. Naging best man at bridesmaid kasi silang dalawa at hindi naglaon ay nagkamabutihan ang dalawa. Sadyang may mga bagay talaga sa mundo na hindi para sa atin at ang maiging gawin ay tanggapin ito. Ngunit lingid sa ating kalaman na may nakalaan palang iba para sa atin sa hinaharap. Makalipas ng ilang buwan ay nabuntis naman agad si Maria at ikinatuwa naman ito ng magulang niya. Naging masaya ang bawat araw na dumaan sa mag-asawa. At sabi ni Maria kay Ivan, sulit talaga ang ilang taon ng kanyang paghihintay sa kanya. Okay, mga katanong buhay, ito ang kwentong nagpapatunay na kapag marunong kang magsikap at magtiis, ay talagang makakamtan mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Gayon din na kung tapat ka sa iyong mga pangakong binitawan at marunong ka ring maghintay sa tamang panahon, ay meron kang pipitasin sa huli. At ito ang kwentong pinamagatang pagsisikap para sa pangarap. Maraming salamat mga katalambuhay sa pakikinig at suporta. At kung nais ninyong ibahagi ang inyong sariling kwento, pwede kayong mag-email o di kaya mag-message sa ating Facebook page. Ilalagay ko sa description below at pin comment ang nga ito. Maraming salamat po.